Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hakbang para matanggal na ang Pilipinas sa gray list ng isang international task force contra money laundering. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, noong 2021 pa nasa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas. 18 nakitang kakulangan ng FATF sa sistema ng bansa contra money laundering. 8 pa ang dapat ayusin ngayong Enero. Kabilang dyan ang mas epektibo pa ang asiwa sa mga non-financial na negosyo, pagpapaigting sa investigasyon at pagsasampa ng kaso kaugnay sa money laundering at terrorist financing. Gayun din ang mahigpit na pagbabantay sa pagpasok ng pera sa mga paliparan at pantalan. Kung hindi maalis sa gray list ng Pilipinas, kabilang sa mga maapektuhan ang pagpapadala ng pera ng mga OFW, mahihirapan din makautang ang bansa para sa pagpupondo ng mga proyekto at serbisyo sa publiko. For example, as the remittances of the OFWs, there will be increase in cost, more requirements, stringent requirements, or sometimes de-risking, or sometimes the transactions may be denied or disapproved. It may affect our credit rating. It might also affect foreign direct investments in the Philippines. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.